nga mga ka-chat today sa another day. So dito sa video nito, pag-uusapan natin ang mga guitar effects or guitar pedals at ano ba ang purpose nito, mga gamit nito sa aming mga gitarista at paano namin ito pinapatunog or ginagamit kapag kami tutugtog ng mga ka-chat. So wag na natin patagalin pa ating pag-usapan about sa mga pedals at effects. Pero bago muna yun ng mga ka-chat, bibigyan ko muna kayo ng konting brief history about sa analog pedals or guitar effects ng mga kacha. Pero punta muna tayo syempre sa 1930s. So sa 1930s, doon na nauso yung mga electric guitars at yung guitar amp noong time na yun. So kapag gagamit ng electric guitar noong time na yun, syempre amp from guitar, tapos gagamit tayo ng guitar cable, so isa sa gitara, then isa sa amp, no? So kapag pinatunog natin yung electric guitar, ang lalabas na tunog dun sa guitar amp, which is clean channel, so wala pang mga halong effects noong time na yun, no? Mapa distortion, chorus, delay, reverb, or anything else ng mga effects na wala pa noong time na yun, no? Pero sa taong 1940s or 1948, ay merong isang gitaristang ng ngalang Bodidly na naimbento niya or kaunaw ng effects noong time na yun, which is tremolo. No? Bata pa ako, kasi napapakinggan ko yung pinapatugtog ng lolo ko, ay may mga tremolo yung sa mga gitara na tunog, yung mga olds na kanta, mga 40s to 50s, kayong ganun. No? And dako na tayo sa 1950s, no? Ay sa taon na yon ay may nadagdag na effects, which is reverb, vibrato, at nandun pa rin syempre yung tremolo, no? Pero yung mga gitarista noong time na yun ay nakukulangan pa sila na gusto silang idagdag or ma-reach na tunog, no? May history noong time na yun kasi parang binutas nila yung speaker dun sa guitar amp. Hanggang sa nung pinatunog nila yung guitar amp at ang ganda daw nung tunog na yun or yung effects na yun, hanggang sa yun nadadala nila hanggang sa kumalat na yung tunog na yun, no? At ito yung effects na distortion or drive effects. Meron na siguro na uso ng mga analog pedals noong time na yun, pero hindi pa gaano branded noong time na yun. Sa 1960s ay nauso na rin yung wah pedal, sikat na gumagapit doon. Siyempre, Jimi Hendrix, no? One of the famous guitarist dito sa buong mundo ng mga kutsa. Dako na tayo sa 1970s. Eddie Van Halen at si Frank Zappa, meron silang na-invento na tunog, which is harmonizer or pitch shifter na tunog, no? At yung plunger, syempre. Sa 1978, ay meron ng nalabas na analog pedal na ang brand ay Boss, tapos ang effects ay distortion, kung tawagin ay Boss DS1, no? Then, dumating ng 1980s, meron ng nausong mga multi-effects noong time na yun, no? So, yung malaki, ito yung kauna-una ng mga multi-effects noong time na yun, no? Dumating na ng 1990s, no? Na yung mga sikat ang gitarista na si Tom Morello, tapos si Kurt Cobain, gamit nilang effects, no, kay Tom Morello, whammy pedal, no, tapos may bass siya, tapos may mga delay, ring chorus, yung ginagamit yun lagi ni Kurt Cobain, tapos distortion. Ano ba ang purpose ng mga effects na yun, no, mga kacha? Kasi kung ano yung mga na-invento ng mga dating gitarista ng mga 90s, 80s to 70s ay yun ang gusto nung ma-reach ng mga gitarista. O, ang dami kong gusto kong ma-reach na tunog, no? Mapa kay Slash, Jimmy Page, tapos kay Tom Morello, kay Kurt Cobain. So, yun yung gusto ko. Kaya maraming mga effects or guitar pedals yung binibili ng mga gitarista. Yun yung reason, no? Parang pagandahin yung tunog dun sa, no? Yung tunog dun sa amp, no? Kaya, yun yung napapansin ninyo, may mga paulit-ulit yung tunog, tapos may mabibigat na tunog, no? Yung parang metal na ang dating. Yung iba, may mga clean. Yung iba, may ma-reverb. Kumbaga, ma-hole or ma-echo yung tunog, no, mga kacha. Kaya, yun, nagiging modernized na ngayon yung mga effects, no? Mapa-reverb, distortion, delay, no, mga kacha. Kaya, napapaganda yung tunog natin, no, sa mga gitarista ngayon, no. Kaya may mga karagdagan kayo, ay comment lang kayo dito sa video ito at maybe magawa din tayo ng part 2 about sa history ng guitar pedals at ano bang reason or ano yung purpose ng paggamit ng guitar pedals, mga kacha. So yun lang naman, mga kacha, yung aking may share dito, and hope na maunawaan ninyo yung mga sinabi ko dito. So kung nagustuhan nyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa aking YouTube channel, Kingcha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko. Kayo, ciao, ciao, peace, ingat palagi, keep safe, and God bless sa ating lahat.